Nilunod ko na yung papaya. Pag medyo malambot na yan, ilalagay ko yung chicken. Ang last nating ilagay ay yung ating malunggay, no? Ayan. Ito po ang ating pangtanghalian. Guys, magluluto po tayo ng manok, no? Yung lutong gisaya na manok na lalagyan ng papaya at malunggay. Ayan, pinakuluan ko muna yung lemongrass, yung tanglad, bawang, at saka luya, no? Iba-iba tayo ng version, pero ito ang gusto ko. So, ayan, pakuluin muna natin at pagkatapos nito, ilalagay ko itong manok at saka itong mga iba pang ingredients. Ayan guys, ito po ang papaya. No, actually hindi ko to binili. May papayang tumubo dito sa gilid ng pader namin. Ayan, kinuha ko. No, so pwede pala kahit hindi nabibili, no? Pwede na pala yung sa sa tabi-tabi. Pwede ka nang makapulot ng papaya. Lunggay guys, galing din ito sa bakod namin, pero tanim namin ito. No, so ayan, ano din natin, kasali yan sa ating ingredients. Buo pa. Ayan, kagabi ko pa ito marinated na ito, no? Ayan, kagabi ko pa ito nilagay sa ref. Lagyan ko yan ng garlic. Basta minarinate ko na yan. So, ito lang ang gagamitin ko. Anyway, ako lang naman mag-isa. Isipin ko lang na itong lulo. Ayan, kumukulo na guys. Hihintayin na lang natin na lalambot at isunod natin ang ating chicken. Ayan. Siya. This food is good for one person. Ako lang ang kakain nito dahil nag-iisa ako ngayon dito sa bahay. Ayan, nalunod ko na ang chicken. No? So, tingnan nyo yung sabaw guys. Medyo para siyang may puti-puti. No? Dahil ang chicken ay minarinate ko sa bawang at saka may halo siyang kunting harina at egg. Kaibahan ang ating sabaw na pet para siyang nagputi-puti, pero which is very healthy naman, diba? So pag lambot na itong manok at saka itong papaya, pwede ko na itong ilagay itong malunggay ko. Pagkatapos lagyan natin ng asin, bawal ang ajinomoto para good sa ating katawan. Ginagawa dahil alam nyo yung malunggay, meron yung ants or merong uod, so baka makain natin, so make it sure na talagang hugas na hugas ang ating malunggay. So ayan, halu-haluin natin. So hindi siya masyadong marami guys, actually ito lang ang kakainin ko, hindi ako mag-rice, no? Kaya dinamihan ko ang papaya at saka malunggay dahil hindi ako kakain ng rice. Hindi ako nagluluto ng rice. Iwas-iwas din ng rice pag may time dahil yung diabetes natin, di ba? Baka magkakaroon tayo ng sugar sa ating katawan. So, iwas lang tayo. So, ito na ang last part natin. Naglalagay ako ng asin, no? Ayokong masyadong maraming asin dahil nakakasira sa ating kidney, no? At saka mahirap na yung high blood natin. So, ayan. Okay lang, no? Actually, ang butas hindi siya masyadong laki kaya kailangan lang natin gano'n. So, ayan. Tinola. Guys, thank you for watching. Please subscribe my channel sa mga paguhan dyan. Kakain na tayo. Kakain na si Ate Nems without rice. Ayan. Ganito po
ako kakain ng chicken na sinabawan, no? Kasi wala akong kanin. Uunahin ko muna yung of course, yung chicken, tapos may papaya. So lalagyan ko siya ng suka at patis na grabing ang hang. Ayan. So ganun po. Ang sabaw mamaya na.